So heto na tayo guys, nandito na naman po tayo sa iba't ibang uri ng halaman na talagang nakakabibighani sa ating mga paningin. Sa mga plantita at sa mga plantito dyan, ng mga plant lovers, titingnan natin ang iba't ibang uri na naman ng mga halaman na talagang masasabi rin nating mga rare ang mga halaman na ito kasi hindi ito madaling makita ka kung saan-saan sa iba't ibang bahagi o parte ng Pilipinas, mga katimwagers. So ito po guys, sa nakikita ninyo may mga malalaking dahon talaga ang mga halaman na ito kasi mga malalaki na po ito at talagang napakamahal na nito kasi ang mga halaman na ito ay masasabi rin sa isa sa mga rare na mga halaman na nandito sa bansa ng Pilipinas. At dahil sa naging rare po ang mga halaman na ito ay talagang mahal ang presyo nito. Hindi ito madali na bumaba ang presyo kahit ilang years pa kaya at umabot, lalong lalo na kapag ito ay mas malaki o sobrang laki na ang kaniyang mga dahon, ang kaniyang mga stalk at saka ang kaniyang mga puno ay malaki na talaga ang kaniyang presyo dahil naaayon po yan sa kaniyang kalakihan at kalusugan ng isang halaman. So at this time, i-focus natin sa isang napakahiganting rainforest at malahigante rin na wave of love na talagang napakamahal na nito sa ngayon. Kahit siguro mawawala na ang pandemic, hindi pa rin mababago ang presyo nito na talagang napakamahal. Sa ganitong laki na na wave of love, ito ay aabot na talaga ng 20 to 30,000 dahil sa napakalaki na nito. Kung maliit pa lang ang wave of love, siguro ito ay maaaring bilihin, depende sa mapupuntahan ninyo na market. Kung kaibigan lamang ay maaaring humingi ng tawad na ito ay bababa ng 500 or 400 kapag maliit pa ang isang wave of love. Pero kung sa market ka talaga, talagang naka-fix na yung presyo, hindi mo na maaaring ibaguhin yung presyo kasi sa isang market, inagre-renta rin po sila ng lugar. Kaya hindi mo talaga mahihinga ng sobrang laking tawad. So dito, sa nakikita natin ang isang wave of love na ito ay talagang napakalaki na. O kitang-kita natin yung kanyang path na sobrang malaki na din kasi sa kanyang puno ay malaki na. So dapat malaki na rin po. Welcome back to my YouTube channel guys. Kung bagong pasok pa lang kayo sa aking YouTube channel ay huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at i-click ang notification bell para laging updated kayo sa mga bagong videos ng aking YouTube channel, mga katimwaggers. Welcome back to my YouTube channel. So today, ibablog po natin yung mga iba't ibang uri ng halaman. So sa nakikita ninyo ay talagang napakadami mga halaman nito na i-feature. Pero konti-konti, hindi natin ito isa-isahin muna natin ito guys. So hindi natin buuin yung pag-feature nito. So kailangan talaga ay isa-isahin kasi napakadami kasi nito. So hindi natin ma-highlight ang buong mga halaman at iba't ibang uri ng mga halaman kung ang lahat ng ito ay ipapasok natin sa isang vlog lang. So dito
kailangan natin na putol-putulin yung mga specific na mga uri ng halaman na kailangan natin na bigyang pansin para mas matuto at madami talaga tayong malalaman dito, mga kapatid. So tingnan natin yung pinakasunog-sunukan na parte nito ng isang wave of love. Talaga. So ito yung pangalawang part ng isang wave of love. So hindi ito same ng kalakihan sa ating ipakita kanina na wave of love. So dito napakita natin yung kanyang part ay hindi ito sobrang laki ang part na ito, katulad sa kanina na sobrang malaki ang kanyang part. Kaya dito ay mas maliit siya ng konti sa wave of love na ito. So talagang napakalusog ng kanyang dahon at napakalaki ng kanyang dahon. So talaga kung inaalagaan mo ng husto ang isang wave of love, ito ay talagang lumalaki ito ng husto. So dito sa nakikita ninyo parang may bunga siya. So ito po ang kukunin natin para maparami natin ang isang wave of love. Dahil ang bunga na ito ay kapag mature na, ito ay magiging seeds po. At maging mature na po ang kanyang seeds, kanyang liso. So ito ay kukuliktahin natin at saka ibibilad ng konti para ito ay maging mas mature na enough. Huwag po natin ibilad ng sobra-sobra kasi mamamatay din po ang kanyang seeds sa ilalim. So maaring hindi mo na yan maipapa sisibol, hindi sisibol kapag na over ng sikat ng araw. So dapat tama lang. So kung maaari, hindi na lang po natin ibibilad, baka naman po ma-overheat at saka hindi na siya magsisibol pa ng kanyang bagong tunla. So yung iba naman po na wave of love ay hindi po nakadepende dito sa kanyang seeds na yung bunga. Meron naman po talagang sisibol o tutubo sa kanyang mga gilid, sa gilid nito, na maaaring dyan lalaki o lumalabas yung kanyang mga ibang punla ng wave of love, mga kapatid. So dito tayo. So, tingnan natin yung pangatlo. So ito yung pangatlo na part po ng wave of love o iba na naman pa. So tatlo i-feature natin dito kasi sa nakikita ko tatlo lang dito yung mga malalaki na wave of love. Yung mga dahon po niya ay sobrang laki na po. Kaya ang presyo nito ay hindi na talaga ito bumababa pa ng 5,000. So ito na po talaga ay sobrang mahal. Kasi sa mga nakikita ko sa iba, yung mga 2,000, 3,000 ay sobrang liit pa noon na wave of love. Pero sa ganito ng katayuan, na ganitong anyo, hindi na talaga ito bababa pa ng 5,000 ang wave of love na ito. Mas lalo kung malaki na wave of love, so ang kanyang presyo din po ay talagang napakamahal tulad nito. Okay. Malaki na ang wave of love na ito. So importante talaga ang kanyang mga dahon ay maalagaan ng husto para yung mga mamimili ay hindi sila magatubiling bumili dahil sa napakalusog po ng kanyang mga dahon. So hindi rin naman po maiwasan ng isang halaman po ay ng mga dahon ay talagang masisira dahil yung mga insekto o yung mga uod o yung meron pong iba na mga factor na siyang makasisira sa kanyang dahon. Might be merong kalamidad, so hindi natin na protektahan yung halaman. So next natin ay ang rainforest, isang uri din po ng rainforest. Ito po ay rainforest na napakalaki na rainforest ito. Nang dahil sa rainforest na napakalaki nito ay sobrang mahal na rin po. So kapag maliit pa ang rainforest ay magkakahalaga lamang po siya ng below 500. Pero kung malaki na ito na rin po ay magkakapresyo na rin po siya ng sobrang laki. Almost 20,000 na kasi kapag malaki na ang isang rainforest tulad nito. So maraming uri yung mga rainforest variety. Ito, merong black forest,
So ito yung rainforest talaga na kaya iba. Meron din naman pong rainforest na kakaiba yung kanyang itsura. Parang foliage. Saka ito rin po ay isang foliage po na mga rare din po ito. Ito yung maliliit pa na wave of love. Talagang ang wave of love ay hindi madaling mapalaki kapag yung liso o seeds yung pinapatubo mo. Dahil ang wave of love talaga ay nagkakaroon po ito ng mataas na panahon bago ito lumalaki. Maliban na lamang kung ang wave of love na kinukuha mo o inalagaan mo ay yung galing talaga dito. Yung tubo niya o yung pagsibol niya ay galing dito sa gilid. So mas madali siyang mapalaki o mapalago. Pero kung siya po ay seeds pa lamang, matagal itong lumalaki. Okay, ito yung mga seedlings po galing po sa wave of love na ay pinapakita ko ninyo kanina, yung liso. So ito na yung sumibol dahil sa mature na po yung liso. So pinapatubo po ito dito sa isang maliit na pot. So marami-rami po ito. So maaari na po itong ililipat sa mga malalaking pot. So ito po ay umabot na ito ng 1 year. Almost 1 year na po talaga ito, guys. So talagang matagal tumubo o lumaki ang isang wave of love kapag galing po sa seeds. So hindi po talaga madaling maalagaan ang isang wave of love kapag galing po sa seeds tulad nito. So almost 1 year na po ito. So hindi kayo makapaniwala, guys, na almost 1 year na po ito. Ganito talaga kapag seeds pa ang isang wave of love. Maliban na lang kung ang nakuha mo na supling ay galing po talaga sa puno ng isang wave of love na tumubo sa gilid niya sa naipakita ko kanina. Pero kung ito ay galing sa isang seeds po ng wave of love, so talagang matagal lumaki. Kaya almost 1 year na po ito, ganito pa kalaki. So bihira talaga lumalaki ang isang wave of love kung galing sa seeds. So kailangan talaga ang pagtsatsaga, patience para mapalaki ang isang wave of love. So kapag plant lover ka, plantita ka, so hindi mo na bibilangin yung mga panahon kung kailan talaga ito lumalaki. Dahil gusto mo talaga ang mga iba't-ibang uri ng halaman tulad nito. So heto na tayo, guys. Nandito na naman po tayo sa iba't-ibang uri ng halaman na talagang nakakabibighani sa ating mga paningin, sa mga plantita at sa mga plantito dyan na mga plant lovers. Titingnan natin ang iba't-ibang uri na naman ng mga halaman na talagang masasabi rin nating mga rare ang mga halaman na ito kasi hindi ito madaling makita ka kung saan-saan sa iba't ibang bahagi o parte ng Pilipinas, mga katimuwagers. So ito po, guys, sa nakikita ninyo may mga malalaking dahon talaga ang mga halaman na ito kasi mga malalaki na po ito at talagang napakamahal na nito kasi ang mga halaman na ito ay masasabi rin sa isa sa mga rare na mga halaman na nandito sa bansa ng Pilipinas. At dahil sa naging rare po ang mga halaman na ito ay talagang mahal ang presyo nito. Hindi ito madali na bumaba ang presyo kahit ilang years pa kaya at umabot, lalong-lalo na kapag ito ay mas malaki o sobrang laki na ang kanyang mga dahon, ang kanyang mga stalk at saka ang kanyang mga puno ay malaki na talaga ang kanyang presyo dahil naaayon po yan sa kanyang kalakihan at kalusugan ng isang halaman. So at this time, i-focus natin sa isang napakahiganting rainforest at malahigante rin na wave of love na talagang napakamahal na nito sa ngayon
kahit siguro mawawala na ang pandemic, hindi pa rin mababago ang presyo nito na talagang napakamahal. Sa ganitong laki na na wave of love, ito ay aabot na talaga ng 20 to 30,000 dahil sa napakalaki na nito. Kung maliit pa lang ang wave of love, siguro ito ay maaaring bilihin, depende sa mapupuntahan ninyo na market. Kung kaibigan lamang, ay maaaring humingi ng tawad na ito ay bababa ng 500 or 400 kapag maliit pa ang isang wave of love. Pero kung sa market ka talaga, talagang naka-fix na yung presyo, hindi mo na maaaring ibaguhin yung presyo kasi sa isang market, inagre-renta rin po sila ng lugar. Kaya hindi mo talaga mahihinga ng sobrang laking tawad. So dito, sa nakikita natin ang isang wave of love na ito ay talagang napakalaki na. O, kitang-kita natin yung kanyang path na sobrang malaki na din kasi sa kanyang puno ay malaki na. So dapat malaki na rin ito. At ito naman yung tricolor. Talagang napakaganda ng kulay ng isang tricolor. Tulad nito, malaki na ang tricolor. So sa isang pot ay talagang siya lang ang nagkakasya. So ito yung maliit na tricolor. Ito yung mother plant nito na sumisibol na rin ang kanyang mga supling sa gilid. May dalawang sibol na sa gilid. Ito ay tricolor mother plant at ito ay malaki na. Malaki na po ito. Madami kasing tricolor dito. Ito yung malaki na rin po dito na tricolor na kukuha natin dito. Talagang maganda ang kulay ng isang tricolor plant kasi meron siyang ganitong kulay. Parang pink ang kanyang kulay na may pagka light orange. At ito naman po ang kanyang ano, may medyo may kunting sira sa kanyang dahon kasi na ano ito, napalo ng kahoy ba ito kaya nagkaganyan. At ito na rin po yung kanyang ibang kulay ng dahon at yung iba naman na dahon ay ganyan. So talagang malaki ang kanyang pot na pinaglalagyan kasi lumalago ang tricolor na ganito. Tulad nito, yung pang-apat na pot, malaki-laki talaga ang isang tricolor na dahon. Tulad nito. So kanina, ang yung rainforest na aking naipapakita. Ito yung rainforest na talagang malaki. Meron din po siyang bunga, rainforest. So, ang kaniyang bunga tulad niyan ay yan po ang kapag mature na, kukunin mo ang bunga na yan para itatanim mo. Ito. Ganyan ang isang rainforest. Talagang napakalaki na ng isang rainforest. Guys, so sobrang daming halaman dito, so hindi talaga ito madaling bilhin kapag kunti lang ang pera natin kasi mga malalaki na ito, mga rare ang halaman na ito. So nangangailangan talaga ito ng enough na money para mabibili natin ang mga ganito kalaki na mga halaman. Pero kung gusto talaga natin, hihintayin natin na magkaroon ito ng mga supling, yung mga bagong sibol para mas mababa ang presyo. Kasi kapag maliit pa, ay mababa talaga ang kanyang presyo. Sa side na ito, yung sa kabila ng tricolor, meron ditong biliti. Ito yung biliti. Talagang malaki na ang biliti na ito. So noon, yung sa time ng pandemic, bawat dahon ito at saka bawat stalk ay nagkakalaga ng 1,200. So kung meron na talagang 10 dahon at saka yung kanyang stalk ay more than 11,000 na ang presyo kasi 1,200 ang ang bawat dahon. Katulad nito, malago na malaki ng kanyang dahon at saka yung kulay ng isang biliti kaya sobrang mahal na. Dito naman, ito yung tinatawag na isang uri din po ito ng kalatiya. Ito po ay crimson.
So nailalagay po natin dito. So ito ay crimson variety din po ito, katulad ng isang doti na sa susunod na vlog ko ipapakita ko sa inyo yung doti plant na katulad din ito na talagang maganda ang kanyang mga dahon at saka napaka beautiful tingnan tulad nito. So ito din po ay nagkakahalaga, kapag maliit pa ay nagkakahalaga ng mga 200 up to 500, pero kung ganito nakalaki, ito na po ay more than 1,000 up to 2,000 presyo ng ganito na isang crimson. Mga kapatid, ganyan po talaga. So ito yung tinatawag nating Black Majesty. Ito yung Black Majesty. So malaki ang kanyang pot, kasi lumalaki din po ang isang Black Majesty, kasi isang uri ng philodendron ito, mga kapatid. So sa ganitong laki, ito ay maaari mo nang bilhin ng almost 1,000 ito ang presyo nito kapag ganito nakalaki. Pero kung sobra pang liit, maaari mong bilhin ng mga 500 kapag napakaliit pa ng isang Black Majesty. Di katulad ng Black Cardinal na talagang mahal hanggang sa ngayon yung Black Cardinal, kahit maliit pa na supling, balkong sibol, hindi mo talaga mabibili ng almost 500 yung Black Cardinal, kasi napakamahal, mga more than 1,000 kahit maliit pa talaga ang isang Black Cardinal. Pero kung malaki na tulad nito, na sobrang laki na, ay talagang more than 2,000 or 5,000.